Sa panahon po naman ng bagyo at sakuna, kamakailan lang ay ginulat tayo ng bagyong Karina sa laki ng pinsalang idinulot nito sa marami sa atin. Ha? Mm-hmm. At sa Tondo naman ay isa ring sunog ang nakakalungkot na nagdulot ng pagkasawi ng ilan nating mga kababayan. Pero Profi, paano nga ba tayo dapat maging handa sa ganitong klase ng peligro? Well, Audrey, yan ang ating alamin mula sa ating bisita na si Sir J. Lord Abrigado, ang Manager ng Safety Services ng Philippine Red Cross. Magandang umaga, Sir J. Lord, and welcome dito sa Rise and Shine. Morning, Sir. Magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa lahat ng nanonood. Mm-hmm. Well, taon-taon, dumarating yung mga bagyo sa atin. Everyday, may mga nawi-witness tayong mga sakuna sa lansangan. Mm-hmm. No? Ano bang dapat gawin ng isang individual para maging ready siya sa mga ganitong uri ng insidente? Actually po, ang Pilipinas ay number one sa pagkakaroon ng disaster. Because okay. Here in the Philippines, talagang lahat ng disaster na naranasan natin, lindol, bagyo, mm-hmm. even man-made disaster, okay. mga conflicts, mga ganyan. So, importante talaga na tayo ay handa sa mga ganitong ina-anticipate nating mga sakuna or disaster. Kaya importante na meron tayong tinatawag nating go bag. Ayun. Mm-hmm. Yun so, ang dapat nating unang gawin para yes, maging ready. Okay. Ito po ba yun, sir? Yes. Yan po ang go bag, ano? Ito actually yung tinatawag nating go bag. So ang mm-hmm. go bag is a 72-hour survival kit okay. for the whole family. So, importante na yung pangangailangan ng ating pamilya ay nakapaloob dito sa ating go bag. Kaya meron siyang iba't ibang component dito okay. sa ating go bag. Katulad nito, ito ay a first aid kit. So, kung merong nasugatan, nabalian ng buto, ayan. So, maaaring ito yung gagamitin natin. Meron din tayong tubig. Ayan. So, pakita po natin, ano? Pakita po natin itong tinuturo ni Sir J. Yeah. Lord. So, ito, mga water containers. This is actually a collapsible water container. Okay. So, para mas compact siya. So, importante na mapoprovide natin ito sa pamilya natin, yung malinis na tubig. Ayan. Pwede na ilagay dito yung mineral water ninyo. Yes. Uh-huh. Inumin, kasi sa isang mm-hmm. disaster, dapat sa isang tao, mm-hmm. meron tayong 3 liters okay. para sa isang araw. So, 1 liter para sa hygiene, pang-toothbrush, ganyan, okay. pang-inom. Ganyan. And yung 2, yan, ito yung ginagamit natin pang-inom. Para sa, ayan, oo, para sa okay. Panghugas ng pinggan, ganyan. Okay? Mm-hmm. So, dapat 3 liters per person. Per day okay. ang pangailangan sa may TV. Nakita akong pertinent documents. Yeah. Kailangan dalhin din pala yan. Yes, so importante ito. At importante na nasa sealed plastic okay. container siya. Tapos nandiyan yung mga pertinent documents. Titulo lupa, birth certificate, bank notes, passbook ng banko, ATM. Love letter ganyan. Ng mahal mo na. Yung mga treasure mo. Well, naalala ko nung dumating yung Ondoy, ano? Oo. Dahil sa taga-Cainta po ako, sobrang taas nung baha sa amin. Ang una ko nga niligtas, actually, yeah, syempre, wallet, cellphone, at yung mga documents namin. Ayan. Hasyendero po kasi si Audrey. Hindi, kailangan yun ng napakahirap pag maglakad ng mga bago. Totoo naman, kapag nawala. Yeah. Oh, oh. Titulo ng lupa, ang hirap nun. So, kailangan mo talaga siyang isave. Bukod sa dokumento, may nakikita pa tayo ibang mga pwede natin ilagay sa ating bag. Right. Ito, importante ito, mga survival gadgets ito. Ito ay flashlight. Okay, and flashlight. This is a kinetic flashlight. So, para hindi tayo dependent sa battery. Oh. Pero, if in case, magdala na rin tayo ng extra battery. Okay. And this is a transistor radio. So, okay. importante na nakikinig tayo ng balita. Yan. Maalam pa rin tayo kahit may disaster. Okay. At ito naman is whistle. Silbato. Oo, this is to get attention. So, okay. sabi nga nila, kapag ano, ayan, parang sa Titanic, di ba? Na-save sila because of the pito. Ayan. Tapos, ayun. Ito naman ayun. Is the para maglaro. Emergency lights. Okay. Ayan, ano, so, para maglaro. Entertaining mo yung sarili mo, habang may sakuna. Eh, kasi syempre may anxiety ka. Kailangan okay, mong ano. Okay. So, signal lights. Puputulin lang to, mag-illuminate siya, and yun, makakakuha tayo ng attention. Ayun. Ayan. Tapos, marami pang ibang component. Ito, may food items naman tayo. Ayun. Importante sa food items is easy open cans. Yan. Yes. And yung mga easily prepared kasi hindi tayo makapagluto. Ganyan. Sa bagay ba kung may magdala ka pa ng can opener sa loob ng bag? Yan. So, importante i-consider natin yan.
Paano to? May mga noodles din. Paano magluto? Ayan. Actually, ito yung hot water lang. Instant noodles yung advisable namin. So, hot water lang, maluluto na siya. Hindi na natin kailangan magpakulo or ganyan. May nakita ko, may kandila. Ayan. Okay. So, yung kandila, para naman sa pang-ilaw natin, syempre, kailangan natin ng posporo. Trash bags, importante rin. Para hindi lang yan pang sa basura. Pwede natin siyang gamitin pantrapal, temporary shelter, ganyan. So, importante din, kumot, thermal blanket, and of course, mga extra clothing. Parang nakita ko pa, mayroong plato tsaka baso. Yes, yan. So, yung mga utensils na pagkakainan ng pamilya natin. So, importante na reusable siya kasi para nagagamit natin siya ng paulit-ulit. Kasi pag disaster, ito yung mga equipments na madalas hindi na po-provide ka agad kapag kailangan na natin ng ayunan. Kung makaipon, sana power bank din. Yes, again. So importante din na i-personalize natin yung ating go bag. So itong go bag po, saan po dapat nakalagay ito, sa loob ng bahay natin or sa sasakyan? Pwede siyang sa sasakyan, pwede siyang sa loob ng bahay. Ang importante dito, kasama natin ang buong pamilya na nagpaplano sa disaster. So importante na mayroon tayong disaster plan. Number one, saan nakalagay ang go bag? Number two, saan tayo magkikita-kita kapag naputol ang komunikasyon, nasira ang mga daan, walang transportation, saan tayo magkikita-kita? Mm-hmm. Kung mag-fail yun, saan yung pangalawa? Okay. O pwedeng kay tito or kay tita. Paano naman kapag buong community natin? So, saan tayo magkikita-kita? So, magtalaga tayo ng out of town. So, kapag nasira talaga yung buong town, dito tayo kay Lola na nakatira sa nearby town, doon tayo magkikita-kita. So, kahit na wala tayong komunikasyon, alam natin kung saan natin nahanapin ang ating pamilya. So, in case, halimbawa, sunog or bagyo, kailangan kukunin mo na agad yung go bag mo. Yes, no? Kaya siya tinawag na go bag. So, on the go talaga siya. Hindi siya hiwa-hiwalay, isa compact, nandiyan na lahat ng pangangailangan natin. Mm-hmm. And isang tangayan lang, pwede na natin itakbo. Pero syempre, inevitable naman yan. Dapat mag-ingat pa rin tayo para hindi mangyari. Iba't iba mga sakuna pwede mangyari. Unless it's, you know, it's a disaster like typhoon. Paano yung bag? Dapat ba hindi nababasa yung klase ng bag na gagamitin mo? At least water resistant siya. Ayun. Or water repellent yung ating go bag. So, importante din yun. And ina-advise din namin sa Red Cross, not because we're from Red Cross, dapat yung mga striking color. In this case, color red. Kasi kapag ito ay black or gray, pwede siyang humalo sa ibang bagay, hindi na natin mapansin. Kailangan yung talagang visible. Okay. Parang itong lalaroin ko sana kung sa well, Sir J-Lord, ano, para sa mga kababayan po natin na gusto pang matuto sa mga disaster preparedness, nagko-contact po ba ng seminar ang Philippine Red Cross? Yes, ang Philippine Red Cross is very active sa disaster resilience and disaster preparedness. Meron kaming mga courses na maaari yung makuha sa iba't ibang chapter namin nationwide. Mm-hmm. So maaari kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Red Cross chapter sa inyong lugar para sa mga training ng disaster preparedness, first aid and basic life support trainings at iba't ibang serbisyo o para maka-avail kayo ng iba't ibang serbisyo ng Philippine Red Cross. Ayan. Sa ating mga ka-RSP, ayan po, mahalaga na lahat tayo maging laging handa at magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa panahon ng emergency at sakuna. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Thank you so much. Nakapanayin po natin mula sa Red Cross, si Sir J. Lord Abrigado.